nilagdaan na ng Commission on Elections ang 535.99 million pesos logistic contract sa F2 Logistics para sa 2022 elections. Sa ilalim ng 32-page agreement, ang kumpanya ang magbabiyahe ng mga official ballots, vote counting machines, transmission equipment at iba pang mga gagamitin sa eleksyon sa iba't ibang panig ng bansa. Pero marami ang kumukwestiyon sa pagpili ng Comelec sa F2 Logistics dahil si Dennis Uy ay kilalang malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte at isa sa may pinakamalaking ambag sa presidential bid ng Pangulo noong 2016. Ayon kay Lagman, chairman ng election watchdog na National Citizens Movement for Free Election, lumalabas na parang kabayaran ang kontrata sa malaking naiambag ni Uy sa kampanya ng Pangulo. Ayon naman sa convener ng grupong kontradayan na si Professor Danilo Araw, bagaman legal ang kontrata, conflict of interest ito sa integridad ng May 2022 elections na siyang magdedesisyon sa papalit kay Pangulong Duterte. Anya, para mawala ang agam-agam, mas maiging kansilahin ang kontrata at ibigay sa ibang kumpanya na walang potensyal na conflict of interest. Pero nauna nang nilinaw ng Comelec na hindi magkamag-anak ang business tycoon na si Dennis Uy at ang presidente ng F2 Logistics na si Efren Uy. Yung Mr. Efren Uy, Your Honor, is not, I think, the brother of Mr. Dennis Uy. Although magkasosyo sila, pero I don't think they are full-blooded. May blood relation sila. Ipinaliwanag na rin ng Comelec na ang F2 Logistics ang napili nilang winning bidder dahil ito ang naghain ng pinakamurang presyo ng logistics services. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.